morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng nanonood at manonood ng aking YouTube channel. Welcome, welcome, welcome. Thank you po sa mga subscribe at magsusubscribe pa lang. Maraming maraming thank you sa mga nanonood. So, kamusta po sila ngayon? Ba't parang ang oily naman ang mukha ko? Ilan sa inyo ngayon? Kamusta naman ang mga life natin? Sana safe kayong lahat habang nanonood ng ating video. Sana po mag-ingat po ang lahat kagaya ng panahon natin ngayon kasi may bago na namang COVID na lumabas. May bago na namang COVID na version 2.0 na yan. Kailan kaya magiging back to normal ang ating life? Kung hanggang ngayon, wala pa siyang totally vaccine. Kung meron man siguro, wala pa sa akin. Tapos, may papasok na naman. Ang hirap. Nakakaboring pa. Nandit lang sa bahay. Kaya ito, para hindi maboring, gawa na naman ang ito ng video. So, ganito ako. Pag naboboring, or kaya may free time ako, talagang makakagawa ako ng video kasi ayoko yung mga naka... Ay, tunga nga lang. Masakit sa katawan na nakahiga ka lang lagi. So ngayon, gagawa ulit tayo ng video tungkol naman dito, ha? Ten-tereden! Ano yan? Sabay, ano yan? So, ito yung GD light na, again, solar! Yay! Solar siya. Two ways ang pwede siyang gamitin. Pwede siya sa electricity, pwede po siya sa solar. So, in case na mawalan po kayo ng kuryente, nag-brown out bigla, hindi po tayo mainitan. Hindi po tagaktak ang pawis natin. Hindi po mangangalo yung kamay natin kakapaypay ng ating mga anak habang natutulog pag walang kuryente. So, ito, bagay siya din sa mga place na, pero actually, bagay siya sa lahat. Pwede siya sa city, pwede siya sa may electricity, pwede siya sa wala. Pero, bagay siya, or, bagay siya sa lahat. Ito na lang, bagay siya sa lahat. Mapabundok, patag, bukid, o saan pa, mapawalang electricity o meron, pwede po siya sa lahat. Kasi, pang emergency pa din siya. In case na mawala ng power, in case na nag-brown out, at least may mahihila agad tayo na electric pan. Kasi pwede po siya habang may kuryente, pwede mo siyang i-charge. Once na na-full charge, pwede nyo na pong tanggalin or itabi muna habang may kuryente pa tayo. So, pang-emergency talaga. Pero hindi rin din po siya pwede. Hindi rin po siya pwedeng matagal na nakastock na hindi ginagamit. Kasi, ang tendency nun is masisira din po yung battery niya. So, at least paminsan-minsan, kung hindi nag-brown out, paminsan-minsan, kailangan din po siyang gamitin at i-drain ang kanyang battery at i-charge ulit. So, papakita ko sa inyo anong itsura nito, anong mga kasama sa package. Bigat niya, furnace. So, table, come here. Ayan. So, ito siya. GD Light. Ang model niya ay... Lalapit na. Lalapit na lang siya sa inyo. GD Light model ay... GD819. So, the solar electric fan. Ano-ano nga ba ang kasama ng solar electric fan na ito? Nabubulol ako. Ano-ano nga ba ang kasama ng solar electric fan na ito? Ano ang kanyang function? Maganda ba? Malakas ba? So, bubuksan natin. Si scissor, gunting, ang mahiwagang gunting, dahan. So,
So, buksan natin. Titingnan natin kung ano yung kasama niya sa package. So, ang meron dito ay syempre expected nyo na electric fan talaga. May LED. Since sinabi ko solar, syempre may kasamang panel. Hindi siya panel kasi maliit lang eh. Panel. So, cute yung panel niya kaya panel. Ganun lang yung tunog dapat. Panel. O, ha? Pa? Mukhang sungalo. So, again, eto na naman ako. Pag sinabing solar po, pag sinarge nyo to sa araw, make sure na itong panel, pag pinaarawan nyo, nakadugtong po doon sa electric fan. Kasi ang battery po nasa electric fan. Wala pong battery itong panel. Wala oh. Panel lang siya. So, syempre, pag binilad mo ito mag-isa sa arawan at hindi dinugtong ang wire neto doon sa electric fan, wala pong mangyayari doon. Kasi yung iba, hindi ko nila lahat ha, syempre, yung iba kasi na hindi pa masyadong kabisado kung ano yung function ng solar, binibilad po nila sa araw mag-isa yung panel. Bandang hapon, pag wala ng araw, saka kinukuha, saka nilalagay doon, kasi ang iniisip nila, which is binilad naman nila to, dapat may laman na ito. At pag nilagay ko doon sa electric pan, dapat mag-charge na siya. Hindi po ganon. Kasi ito, wala po siyang battery. Wala hong battery. Ang battery main po niya is nandun sa turok na turo, hindi naman nilalabas eh. No? Hindi naman nilalabas yung item, turo lang na turo. So, ang kasama niya is yung lock ng dito sa gilid. Dito yan ha, dito sa gilid ha, mamaya buuin natin. So, papakita ko, ito yung pang kuryente. Pag may kuryente pa, pwede po siyang i-charge or pwede po siyang continuous gamitin habang nakasaksak ito. Tapos, the LEC at saka dalawang lock. Although may manual naman siyang kasama kung paano. Pero minsan kasi yung manual, yung manual kasi, mali din yung ano, may nakalagay din naman na instruction. So, ina natin pa kung ano. Ba, may paganito, wala naman laman. Hangin lang. Okay, wait. May kasama siyang dalawang bag. So, ibig sabihin, pwede rin kayo may ilaw habang brown out. May sarili siyang switch, oh. And the head. Sabay the head. Ito yung the head. Ah, ewan. Tapos ito yung pinaka. Nandito yung battery. Ayan, mabigat siya. Ito yung nakapagpabigat ng laman. So, ito. Alam niyo na. Ide-demo ko pa ba? So, ito. Ide-demo ko pa ba? Joke lang. So, ito. Andito yung nakalagay on and off. So, ayun. Automatic magi-green. So, try natin. Try natin buuin kung kaya ko. Kasi para mahirap siya. So, ito. Dito. So, ito, nilipat natin yung position ng ating camera para makita nyo ng maayos. So, ito, ganito ang itsura niya. At may wiring siya dito. So, kailangan lang po nating
pagdugtungin yung wire na nandun din. So, kaya ko to. Sige, manood kayo ng maayos ha. So, eto, lock. Paano ba? So, andoon. Okay. Paganyan. O, tama ba? Sabihin nyo sa akin pumali ah. So, eto, paganyan. Eh, mali. Sabi na nga eh, mali eh. Pa, baliktad, paganyan. Ilalak doon pa, baba. Ano ba yan? Ayaw niya. Ayaw niya sa akin. Tama ba? So, ngayon, hindi na natin siya ilalak ng maayos ha, para hindi ako mahirapang magtanggal. So, ngayon, ayan. Ipapatong ko lang siya ng ganyan. So, syempre, electric pan siya, di ba? Syempre, alam niyo na kung ano ilalagay dito. Alam mo yun, nilalagay dyan ang LEC at ang lock neto. So, ngayon, ang ipapakita ko na lang sa inyo is yung dito. Pwede ho siya mag-charge ng cellphone. Pwede ho siya mag-charge ng cellphone. So, in case na brand out at lobat kayo, pwede po siya mag-charge ng cellphone. Ayan. Pwede ho siya. Paganyan. Ito kasi, B8 na pang Android. Pwede ho siya mag-charge. Kailangan lang naka-power. Ay, mali. Yung power pala na ito para dito sa electric fan. So, ang LED. Ay! Okay. May ilaw din siya. Sabay nagulat, nagdemo ng item, nasya-shock pa. Kasi hindi ko pa siya nakakapa-action. Hindi ko pa alam paano ang mga function nito, okay? So, eto, may LED din pala siya dito. So, try natin ulit. May LED din pala siya dyan, ang sakit sa mata. May LED din po siya dyan. Ito pwede pong mag-charge ng cellphone, ha? Pero, pag sabay-sabay, ginamit yung electric pan, ginamit yung LED, ginamit yung pang-charge ng cellphone, huwag po kayong magtaka kung bakit mabilis po ang lobat ng battery niya. Kasi, ang daming naka-on. Ang daming humihigop ng battery niya. Ang daming nagko-consume ng battery niya. So, asahan mo, siguro, mga 1 or 2 hours, lobat na yan. Kasi, kung gagamitin mo si electric fan, gagamitin mo si ilaw ngayon, sasaksakan mo pa ng, magcha-charge ka pa ng cellphone, wag ho kayong mag-expect na tatagal ang life ng battery niya. So, siguro, kung ilaw, I mean, kung electric fan lang at naka-level 1 lang siya, tatagal po siya ng 4 to 5 hours. Pero pag sabay-sabay po lahat ang function at ang gana niya, asahan nyo po, hindi po siya tatagal ng 2 oras or 3 oras. So, ngayon, pinakita ko sa inyo ang pwede siyang mag-charge ng cellphone. May LED siya dito. So, may dalawa siyang bulb kaninang kasama. Asan nga ba yan? So, ito si bulb. Kung hindi nyo naman gamitin to at may kailangan kayong pailawan, pwede rin po ito. Saan siya natin ilalagay ngayon? So, ito. Dito, may dalawang 6 volts output. Siguro dito yan. Sige, manghula tayo. Wala namang ibang saksakan dyan eh. Dalawa eh. Siyempre. Dyan na yun. No? Ganun talaga yun. O, see? May ilaw na. May switch po siyang nakalagay dito. O. Pindot-pindot ka na lang ngayon. Ganun din tong isa. So, lagay natin. Ayun. Pwede ho yung sabay pa ilawin.
Kasi, sabay din siyang sinaksak. Malamang sila din kailangan mo. Ano ba naman yan? So, ngayon, patayin muna natin at check natin yung ibang function pa niya. So, ngayon, dito, sa 9 volts na input, ito yung sa solar panel. So, ito yung sa panel. Once na charge to, at okay volt, okay to, okay yung panel, magre-red po itong nakalagay na charge. So, try natin yung sa electric. Asan nga ba ang saksakan itong sa electric? So, ikot natin siya ha. Dito po sa likod. So, try natin si electric. Okay, asan ang aking saksakan? So, hihilain natin ang ating saksakan. So, dito, nakasaksak na siya ngayon. So, ang power niya po is nandito sa harapan. O, ayun. Nag-red na po siya. Nag-red na, no? Eto, yung electric fan na to, meron lang siyang level 1 and 2. Wala po siyang 4 or 3. Hanggang 2 lang po ang level ng electric fan po niya. So, sige nga, try ko daw ilagay ngayon si LEC. Try natin ilagay si LEC. Ayan, nalagay ko na si LEC. Minagic ko na lang para sa inyo para hindi na magtagal masyado ang ating video. So, ngayon, ito dinodoktor ko na lang kasi ito yung pang lock dito. Wait lang. So, ayan, nabuo ko na siya. Pag-iit-iit pa na ng dito is kailangan siyang naka-lock ng tornilyo. Hindi siya kaparehas ng ibang normal na electric fan na kailangan mo lang ilock bawat gilid para ready na. Eto kasi, ito, dito ako nahirapan. Yung tornilyo niya, tapos plastic ko gumagalaw. So, hindi ko siya kayang i-balance kung paano. So, eto, nagawan ko na ng paraan, nalock ko na siya. So, ganito ang itsura niya. Ganyan siya. Very, very handy. Pwede siyang dalhin pag may mga camping kayo. Sa mga walang kuryente mapupuntahan yung lugar, pwede siyang dalhin. Kasi pwede siyang tanggalin dito lang, tapos dikdikin mo na. Hindi siya unlike dun sa mga normal electric fan na hindi solar, na masyado siyang dikit. Or pwede, although pwede naman siyang hiwalayin. Ayan, tanggalin mo tong mukha, LEC, o pwede na rin dalhin. Pero at least ito kasi, may built-in battery siya. So, eto, kumapit kayo. Joke lang. Sabay, kumapit kayo kung gaano siya kalakas. Ipa-power ko na, ha? Yun. So, ayan. Umiikot din naman ho siya. Ayan. Pinagpawisan ako sa lock. Grabe, ang hirap niyang ikabit. So, ayun nga, oh. Tabingi ko pang nalilagay. Dapat iganyan ko pa yan konti. Since nalak ko na, hindi ko na siya pinakailaman. So, yan na yun. So, ito yung level 1. Ang level 2 niya, malakas. Malakas. Parang siyang normal electric fan din na pang 220 volts. Malakas siya. Yung number 2 niya, parang number 3 na rin dun sa pang 220 volts niya. So, ayun. Pwede din po siyang steady. Yung naka-focus lang sa'yo. I-click lang natin tong turn. Ayun. Nandito lang siya sa akin. So, kung gusto mong paikutin ulit, click the turn. Iikot lang.
siya. Ganun lang. So, ito yung solar electric fan natin na GD8019. So, again, pag nag-charge po tayo neto, ayun, meron ito ha, kasi charge ko siya kanina sa kuryente. So, again, pag nag-charge tayo neto sa solar, wag po nating ibilad lang ang hinahawakan ko po siya ha, kasi hindi ko siya totally nilock. Kasi mamaya mahirap na siya kalasing. So, again, pag charge po natin sa panel, make sure na ang panel nakakunik po dito. Nakasaksak po siya dyan sa 9 volts na input. At saka natin ito paarawan sa bubong. Hindi po siya pwedeng paarawan na ito hindi nakakonect sa electric fan kasi itong panel po wala naman siyang battery talaga. Ang battery niya is nandito sa main electric fan. Oops, ibaba muna natin. So, ayun ha. Next time, alam nyo na na ang panel wala pong battery. So, dito, again, ano yung kasama niya sa package? Panel, dalawang bulb. Ito si bulb, yung kaninang trinay natin. Although, meron naman siyang manual kasama kung paano ikabit. Pero, easy lang naman. Nahirapan lang ako sa pag-lock dito sa dito bandang part niya kasi screws. Tinutornilyo pa siya. Tapos, yung ang kasama sa package yung pang kuryente na charger. Ito, oh, ginamit ko siya. So, ito yung mga kasama niya. Tapos, yung function niya is yung pwede siyang battery. Pwede siyang mag-charge ng cellphone. Tapos, plus may LED pa siya dito kung gusto niyo magbasa ng mga books habang nagamit. So, ito naman, kung gagamitin nyo yung ilaw na malayo sa electric fan, pwede rin. Yan lang, ito yung sinasabi ko, hindi nyo po pwedeng asahan na tatagal ang battery niya kung sabay-sabay ginagamit lahat ng function ng electric fan. So, siguro tatagal siya up to 2 hours or 1.5, ganun, kung sabay-sabay lahat. Okay? So, ayun yung ating video and demonstration ngayon sa item kung paano gamitin. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sana nun sa video. Thank you. Keep safe, everyone.